Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ni Gonzalong ibalibag sa lupa ang walang buhay nitong katawan. Kasabay ng mga pangyayaring yon ay ang pagsilabasan ng mga nilalang na sumapi sa hukluban. Biglang nagsitakbuhan ang mga ito na halos segundo lamang ang pagitan nang tuluyan na itong mawala sa mga paningin nila Pio Carpio. Ang paggamit ng aral at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay palaging merong kalakip na panganib at kabayaran. Hindi ito naisip ng hukluban na siyang pinakamalaking pagkakamali na kanyang ginawa. Wika ni Pio Carpio habang tinititigan ang dahan-dahang naaagnas na bangkay ng hukluban. Matapos nilang titigan ang bangkay ng nilalang, ninais ni Gonzalong isoli na kay Mapulon ang tabak nito. Ang ginawa naman noon ni Pio Carpio ay ang pagsoli ng mutsa ng palakol sa pangangalaga ng Gudor. Iho, panatag na ba ang iyong isipan? Masaya ako para sa iyo dahil nagawa mong maipaghigante ang kamatayan ni Suplito. Wika ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang isa-isang puntahan sila Samuel at ang iba pa nilang mga kasama. Inuna nila Gonzalo noong dalhin sa kanyang tahanan ang iba nilang kasamahang merong mga sugat. Si Samuel noon, ninais na maglakad kahit labis-labis ang kanyang nadaramang sakit sa katawan. Nang tuluyan na silang makapasok sa pamamahay nila Gonzalo, pinili ng gabunang gamitin ang kanyang mga langis na iniingatan upang magamot ang sugat ng kanyang mga kasamahan. Sa pagtungtong ng alas 12 ng gabi, tuluyan na ngang nakapagpahinga ang mga kasamahan nilang sugatan. Dahil sa wala naman silang gagawin noong mismong gabi, ninais na lamang nilang magtsuhin na mag-usap sa labas ng kanilang bahay. Habang nagmamasid sila sa paligid, bigla namang dumating sila Sulay at Mirno. Agaran din naman itong pinahintulutang makapasok ni Pio Carpio sa mga baon nilang pangontra upang malaya itong makalapit sa kanila. Paglapit ng dalawa, agad namang nagwika si Sulay ng, "Ginoong Gonzalo, naramdaman ho namin ang pagkamatay ng hukluban. Naalis na ho sa aming mga katawan ang sumpang inilapat nito sa ating angkan. Maraming salamat ho Ginoo at Ermitaño sa pagligtas niyo ulit sa aming mga buhay." "Yan lang ba ang pinunta niyo rito, Sulay? Ang magpasalamat?" "Hindi mo na kailangan gawin yan, dahil responsibilidad ko ang pangalagaan at iligtas kayo. Ano pa ang silbi ko bilang pinuno ng baryo, hindi ba?" Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, ninais nitong lapitan ng dalawa upang yakapin. Pinadala na rin noon ni Gonzalo ang bangkay ni Suplito upang mailibing sa kanilang baryo. Sa pag-alis nila Sulay, muli na namang nag-umpisa ang kanilang pag-uusap ng kanyang tsuhin. "Iho, bukas aalis na kami ng aking pangkat. Mamuhay ka munang masaya at mapayapa kasama ng iyong pamilya. Kailangan mong makabawi sa kanila kung kaya't nais kong ibigay sa iyo ang kalayaang inaasam mo. Darating ang araw, iho, na muli kitang kakailanganin at muli tayong magsasama upang pumuksa ng kasamaang lumalaganap sa mundong ito." Wika ni Pio Carpio. "Sigurado ho kayo, Tio Carpio? Hindi pa magaling ang mga kasamahan natin, ha? Mas makakabuti sigurong dumito na muna kayo habang nagpapagaling sila." Sagot naman ni Gonzalo. "Doon na sila magpapagaling sa tahanan ko.
Huwag kang mag-alala. Alam ko namang madali silang makakabawi dahil sa mga gamot na ipinahid mo. Pumasok na tayo, iho, at nang makapagpahinga na. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito at sumunod ng walang pagtututol sa nais ni Pio Carpio. Nang makapasok na sila, pinili nilang tabihan ang kanilang mga sugatang kasama na nagpapahinga. Sa pagsapit ng umaga, matagumpay namang nanumbalik ang mag-ina ni Gonzalo sa normal nitong mga gawain. Halos napuno siya noon ng saya dahil sa pagbabalik ng kanyang anak at asawa. Tay, bakit ho? Tanong ni Nognog nang niyakap siya ng kanyang ama. Wala naman anak. Labis lang akong nangulila sa'yo. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos niyang makapag-wika, patuloy pa rin ang kanyang pagyakap sa kanyang mag-ina. Bago pa man sumapit noon ang 10:00 ng umaga, pinili nila Pio Carpiong magpaalam kay Gonzalo. Hindi naman sila nito nagawang pigilan dahil bakas naman sa pagmumuka ng kanyang tsuhin ang pagnanais nitong makabalik sa kanyang tahanan. Nang tuluyan ang makaalis ang mga kasamahan ni Gonzalo, pinili naman niyang makipagkwentuhan ng buong araw sa kanyang mag-ina. First time mangyayari to. Fast forward tayo ng ilang taon. Makalipas ang ilang taong pananahimik nila Gonzalo, muli na namang nagparamdam si Pio Carpio sa kanya. Isang araw, habang naghahabi ng abaniko sila Gonzalo, biglang dumating si Pio Carpio. Nang masipat niyang paparating ang kanyang tsuhin, ninais nilang mag-amang itigil na muna ang kanilang trabaho. Sa paglapit ng tsuhin ni Gonzalo, ay ang agara namang pagbisa ni Nognog. Magandang umaga ho, Lolo Carpio. Pungad na wika ni Nognog. Magandang umaga din sa iyo, Nognog. Masaya akong makita ka na malusog at isang mabuting bata. Ang laki mo na. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang magkumustahan ni Nognog, agaran din namang lumapit sa kanya si Gonzalo upang magtanong sa pakay nito. Matagal-tagal din kasing hindi nakapunta noon si Pio Carpio sa kanila, kung kaya't labis din ang pangungulilang naramdaman ni Gonzalo para sa kanyang tsuhin. Dahil sa ayaw niyang marinig ni Nognog ang kanilang pag-uusap, ninais nilang dalawang maglakad-lakad sa habian ng abaniko. Iho, may misyon tayo ng ating pangkat sa mga susunod na linggo. Kaya ako na parito sa inyo upang tanungin ka kung ikaw ay sasama o hindi na. Ayos lang naman sa amin kahit hindi mo paunlakan ang aming imbitasyon. Ikaw at ikaw pa rin naman ang masusunod sa iyong desisyon. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, bigla siyang natigilan sa kanyang paglalakad. Ang buong akala noon ni Pio Carpio ay hindi nasasama sa kanila ang kanyang pamangkin. Pero bigla siyang napangisi nang masipat niyang nakangiti si Gonzalo. Sasama ako, Tio Carpio. Niminsan, hindi sumagi sa isipan ko. Naiwan at kalimutan ang adhikain ng ating samahan. Ang nais ko lamang sa ngayon, Tio, ay pagbigyan mo ako ng sapat na panahon upang mailapat ko ang aking mag-ina sa tahanan ni Kaloy. Alam kong mas ligtas sila doon kumpara sa aming tahanan. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ngumisi lang naman ito sa sinabi ng kanyang pamangkin. Kasabay ng pagngiti ng ermitanyo ay ang pagyakap niya ng mahigpit kay Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, muli na naman silang bumalik sa hinahabian nila ng abaniko.
pinili ni Pio Carpiong samahan ang mag-ama sa kanilang trabaho nang sa gayoy madali nila itong matatapos. Bago pa man sumapit ang dapit hapon, dahan-dahan na silang naglakad patungong merkado. Nang makabili na sila ng kanilang ulam, agad din namang umuwi sila Gonzalo. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, si Pio Carpio na mismo ang nagpaalam sa kanyang pamangkin at sa asawa nito. Hindi naman nagawang tumutol ng asawa ni Gonzalo dahil sa alam niya ang responsibilidad ng kanyang asawa. Sa pagsapit ng gabi, pinili ni Pio Carpiong umuwi na muna sa kanyang pamamahay. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon ay ninais ang bisitahin sila Sulay upang ibalita sa mga ito ang nalalapit niyang paglalakbay. Sa paglabas niya ng kanilang bakuran, agad din naman niyang nasilayan ang dalawa niyang kaibigang naghihintay. Sa paglapit dito ni Gonzalo, pinili nilang tumungo ng baryo sa lalong madaling panahon. Sa ilang taon kasing nakalipas, dahan-dahan nang lumalago ang kanilang baryo at ang angkanilang nakatira dito. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa baryo. May mga iilang aswang noon ang nasilayan si Gonzalong nagsisiliparan upang maghanap ng kanilang makakain. Ginoong Gonzalo, may mga iilan ho sa ating kababaihan ang matagumpay na nakapagsilang ng dalawang malusog na supling. Mga lalaki ang mga ito, kung kaya't labis namin itong ikinatutuwa. Sila ang susunod na henerasyon nitong ating baryo na magpapatuloy ng ating mga iiwang paniniwala. Wika ni Sulay. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang tinungo ang sinasabi nitong babaeng nakapagsilang ng dalawang lalaking sangkol. Pagdating nila sa kubo, nadatnan nilang abala ito sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Nang masilayan ng mag-asawa ang kanilang pinuno, agad din naman nila itong pinatuloy sa kanilang mumunting kubo na punong-puno ng kagalakan. Masaya ho kami, Pinunong Gonzalo, at nagkaroon kayo ng panahon na dalawin ang aming mga anak. Palalakihin po namin silang may respeto sa lahat ng uri natin at matutong sumunod sa lahat ng ihahabilin ng mga susunod na pinuno. Sana ho, Pinunong Gonzalo, mabasbasan niyo ho sila upang maitatak na sa kanilang kaluluwang pagiging kaanib ng ating angkan. Wika ng padre de pamilya ng pamamahay na yon. Wala akong kapangyarihan, Ginoo, upang magbasbas ng kahit na anong nilalang. Nag-iisa lang ang may kakayahan sa bagay na yan. At yon ay ang amang may likha sa lahat ng uri ng nilalang. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang lisanin na ang kubong yon upang suyudin ang lahat ng sulok ng kanilang baryo. Nais nilang walang masamang kalakaran ang umiikot sa lugar na yon upang mapanatili ang kalinisan nito. Sa pagsapit ng kaina ng mga aswang, pinili ni Gonzalong makisalo sa mga ito. Araw kasi yon ang kanyang kainan, kung kaya't wala siyang magagawa kung hindi ang samahan sila Sulay sa kanilang inihahandang mumunting salo-salo. Ilang oras pa ang lumipas bago tuluyang sumapit ang umaga. Nilahad na ni Gonzalo sa kanyang mga kasama ang nalalapit niyang misyon kasama ang mga albularyo. Lahat sa kanyang mga kaanib ay maiging nakinig upang malaman ang lahat ng detalye sa pag-alis ni Gonzalo. Hindi naman nila nagawang tumutol noon dahil sa alam nila ang samahang kinakaaniban ng kanilang pinuno. Sa pagputok ng bukang liwayway, ninais na ng gabunang makabalik sa kanyang pamamahay. Pagdating niya sa kanyang tahanan,
nadatnan niya namang naghihintay si Nognog sa kanilang bakuran. Oh, Nognog, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Gonzalo paglapit niya dito. Oho, tay. Kanina pa ako naghihintay sa inyo eh. Maaga ho kasi akong ginising ni nanay. Kasi nagluto na to ng mga kakaning babaunin natin sa trabaho. Sagot naman ni Nognog. Nang marinig ito ni Gonzalo, ninais na lamang niyang tabihan ang kanyang anak upang sila ay makapag-usap. Siya nga pala, Nog. Ayos lang ba sa'yo na muling aalis ang ama mo? Tanong ni Gonzalo. Sustay, huwag niyo na kaming alalahanin. Ang mahalaga, makauwi kayo ng buhay at kumpleto ang bawat parte ng inyong katawan. Alam kong hindi rin naman kayo pababayaan ni Lolo Carpio eh. Basta tay, kapag natapos na ang inyong misyon, sana naman umuwi kayo sa lalong madaling panahon oh. Sagot naman ni Nognog. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito habang dahan-dahang niyayakap ang kanyang anak. Sa paglipas ng ilang linggo, muli na namang bumalik si Pio Carpio upang sunduin na si Gonzalo. Nakalipat na noon ang bahay sila Nognog, kung kaya't tanging si Gonzalo na lamang ang nadatna ng Ermitaño sa pamamahay nito. Nang tuluyan ang naihanda ni Gonzalo ang lahat ng kanyang mga gamit, ay agad din naman niyang itinrangka ng maayos ang kanyang tahanan. Nilibingan niya rin ito ng marka ng aswang sa pinto upang mamarkahan ang mga taong mangangahas na pagnakawan ang kanyang bahay. Sa pagdating nila sa tahanan ni Pio Carpio, agad namang nasipat ni Gonzalo sila Samuel na naghihintay sa kanilang pagdating. Siya nga pala, Tio Carpio. Anong misyon nga pala yung gagawin natin? Tanong ni Gonzalo. Hindi niya kasi nagawang maitanong yon sa kanyang tiyuhin dahil sa marami silang tinalakay noon na usapin. Kalma ka lang, Gonzalo. Hindi naman tayo alis dito sa lugar ninyo eh. Sambit naman ni Samuel. Dahil sa sinabi noon ng kanyang kaibigan, ay mas lalo pang gumulo ang isipan ni Gonzalo. Hindi niya maisip kung anong misyon ang kanilang gagawin noong mga oras na yon. Sa pagpasok nila sa tahanan ni Pio Carpio, pinili ni Gonzalong makinig na lamang sa magiging takbo ng kanilang plano. Habang naglalahad si Pio Carpio ng kanilang plano, ay doon na pagtanto ni Gonzalo, natutungo pala sila sa mundo ng engkanto. Marami na namang umikot sa kanyang isipan noon na mga katanungan, kagaya ng ano ang gagamitin nilang lagusan upang malaya nilang mapasok ang ibang dimensyon. Dala na din ang kuryosidad noon ni Gonzalo, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili upang tanungin si Pio Carpio tungkol sa lagusang kanilang gagamitin. Huwag kang mag-alala sa lagusang papasukan natin, iho. Marami niyan dito sa pamamahay ko. Sagot naman ang Ermitaño. Nang marinig niya ito, pinili na lamang niyang tumahimik at makinig na lamang sa kanilang gagawing plano. Ayon sa plano nila Pio Carpio, na sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay mag-uumpisa na ang kanilang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Gamit-gamit nila ang tanawang inihabili ni Ruben kay Pio Carpio upang maisagawa nila ang kanilang misyon. Dagdag pa ni Pio Carpio na mas magiging madali sa kanilang maglakbay noong gabi sa kadahilanang bilugan ang buwan at maraming mabubuting engkanto ang gumagala sa paligid. Lahat ng mga nilalang ngayon ay magagabayan ang kanilang pagpasok sa tanawang iniwan ni Ruben. Bago pa man noon sumapit ang alas 9 ng gabi, nakahanda na ang pangkat ni Pio Carpio.
Paglabas nila ng tahanan ng Ermitaño, binagtas din naman nila kaagad ang daan patungong bundok di kalayuan sa bahay nito. Sa paana ng bundok na kanilang napuntahan ay merong isang malaking tipak ng bato ang nakabaon malapit sa isang matandang puno. Napapaligiran na yon ng mga baging kung kaya't sa una mong tingin dito ay hindi mo mapagkakamalang lagusan pala yon patungo sa ibang mundo. Paglapit ni Pio Carpio sa bato, agad din naman niya itong hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang pagsambit ni Pio Carpio ng mga katagang hindi pamilyar kay Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakasilay si Gonzalo ng isang maliit na liwanag na nanggagaling sa bato. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nilamo ng lagusang yon si Pio Carpio. Yun na ang hudyat para sa kanilang pangkat upang sumunod na rin sa Ermitaño. Sa pagpasok nila Gonzalo sa bato, ay nakaramdam sila ng labis na pagkahilo na parabang nakasakay sila sa sasakyang paikot-ikot ang takbo. Habang patuloy nilang nararanasan ang mga bagay na yon, nararamdaman din nila Gonzalo na parabang ilang dekada na ang lumipas magmula noong makapasok sila sa lagusan. May mga nasisilayan din siyang mga bituin sa kawalang kanilang pinasok na halos hindi naman niya binigyan ng pansin. Sa pagkawala noon ng wisyo ni Gonzalo, ay napakaraming pumapasok sa kanyang isipan na iba't ibang panaginip. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masilaya niya ang napakagandang mundo na kanyang nakita. Oh, iho, gising ka na pala. Kumusta naman ang panaginip mo? Bungad na wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot ng Ermitaño ng kanyang kamay upang tulungang makabangon si Gonzalo. Nang makatayo na siya, ay nasipat niyang nakahiga rin malapit sa kanila sila Samuel na parabang natutulog lamang ang mga ito. Hindi na niya ito magawang maitanong sa Ermitaño sa kadahilan ng labis siyang namamangha sa lugar na kanilang narating. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagsisiwalat ni Pio Carpio tungkol sa kanilang misyon na gagawin. Okay, sunod-sunod to hanggang 90. Napakaangas, nasa mundo na sila ng mga engkanto. Pahintay na lang, yun lang. Salamat.